masyado tayong spoiled kay Manny Pacquiao eh. There is no reason for Manny Pacquiao to apologize. Nag-apologize pa sa atin si Manny Pacquiao. Sabi ko, tayo dapat ang mag-apologize sapagkat napaka-spoiled. In-spoiled tayo ni Manny Pacquiao. Diba pag sinabi natin, Manny, labanan mo to. Okay, labanan ako. Manny, labanan mo rin yun. Okay, labanan ko rin yun. Okay, labanan ko rin. Diba, binigyan niya lahat eh. Nakalimutan natin na nagkakaedad na si Manny and it's time for him to find life after boxing. What happened in that fight? And do you agree with the scorecards, attorney? Well, alam mo yung scorecards para sa akin, eh, katanggap-tanggap naman. This fight could have gone either way. Had it been declared a draw, acceptable. A win for Pacquiao, acceptable. But also a victory for Ugas is also acceptable in my opinion. The scorecards could have been much closer, perhaps a split decision. Pero katanggap-tanggap ito. Para sa akin, walang bahid ng irregularidad. Now, going back to our prediction before, we did say na magaling naman yung Ugas. Pero he has something to prove. Okay? Sapagkat hindi tayo naniniwala doon sa konsepto na ang titulo, basta na lamang ibinibigay sa'yo, kailangan makuha mo yan sa boksingerong huling humawak niya ng lehitimo. Manny Pacquiao was a favorite in this fight. He was the top pick in this fight. Paboritong-paborito siya sa labang ito. And we did say this fight will go 12 rounds. Mm-hmm. Now, ang hindi natin nakita dito, yung intangible, yung pagiging 42 years old, yung kanyang dalawang taon na walang laban. Alam mo itong father time, napaka-surreptitious nito eh. Napaka-trader nito, JM. Ano, hindi mo alam kung kailan magpapakita. Okay? Inakala ng marami magpapakita yan in 2019 nung nakalaban niya si Keith Thurman ng Amerika. Nagpakita ng konti, sumilip ng konti yung father time sa laban na yon, pero bumalik ulit sa kanyang kanlungan. Ano? Pero dito, kay Yordenis Ugas, nagpakita talaga. At talagang he came out in the open ang father time. At ang tinarget niya ay ang 42-year-old legs ni Manny Pacquiao. People say, hindi, bata pa yan eh, yung 42. Opo, bata pa po yan. Talaga namang, nakita mo yung pangangatawan ni Manny, napakaganda for a 42-year-old. Ano? Pero, boxing is a young man's game. Iyong mileage na na-accumulate in over 2 decades sa boxing, medyo malaki na yan for a boxer. No? So, for the record, he still lasted 12 hard rounds. Ha? Mm. 12 hard rounds. Pinulikat siya as early as round number 2. Remember, as early as round number 2, pinupulikat na siya. Yung pulikat na yun took away the leg movement of Manny Pacquiao, which I thought was the most crucial. The most crucial. Even Nonito Donari was wondering, bakit hindi gumagalaw si Manny? Nasaan yung leg movement? Alam natin, it all starts with the terrific leg movement of Manny Pacquiao. So, ayan po ang mga intangibles yung nangyari sa labang ito. Pero no controversy in my opinion. Well, agree naman ako doon, no controversy talaga. Personally, attorneys, let's talk about our scorecards. I had it 114-114 eh, draw. Kasi I feel like yung mga early rounds, it could have gone either way. But I think nag-swing tong laban na to kasi when it came to the championship rounds, second half of the fight, Manny Pacquiao took his foot off the pedal. So, nakuha ni Ugas yun. But again, yung early rounds could have gone either way. So, may mga rounds ako na dikit, binigay ko kay Manny. That's why I came up with the 114-114 in my scorecard. No? But again, sabi mo nga, 115-113, or even 116-112, ibibigay ko of course kay Ugas yung mga close runs sa scorecard ko. Definitely, wala rin ako problema doon. Kasi ganun po talaga ang judging eh. Yes. You know, it could have really gone either way. Pero ikaw, attorney, anong naging scorecard mo sa laban na yun? Ako yung 115-113, actually Pacquiao eh. Actually, I scored the fight for Pacquiao. Pero sabi mo nga, ito yung laban na may mga rounds na pwede mo ibigay kay Manny, pwede mo ibigay kay Ugas. Okay, kaya nga sabi ko, wala akong reklamo eh. Kahit hindi nasunod yung aking scorecard eh. Kahit hindi nasunod. I thought it could have been much closer though, yung ganitong klaseng score dapat. Or, sabi ko nga, yung draw na sinasabi mong 114-114. That is also acceptable in my opinion. Mabigat eh, kasi nakita mo yung Pacquiao, pagdating ng mga rounds 4 and 5, parang feeling natin, eto na, aarangkada na siya eh. Hindi ba? Parang medyo he was putting his punches together na unti-unti eh.
nakikita na natin na medyo ano, gumagana na yung kombinasyon. Nagkakaroon na ng free-flowing eh. Ang problema, sabi nga natin, at sinabi rin naman ni Pacquiao, talagang hindi na raw siya makagalaw. Hindi na siya makagalaw at pumapalo na sa hamstring niya yung sakit. Eh, talagang hirap nun. Kasi, binubo, hindi ka makagalaw. Ang kalaban mo, JM, counter-puncher na napakahaba ng kamay. Hindi ba? Nasa harap lang si Manny Pacquiao. Pansinin po ninyo yung video. Halos wala siyang side-to-side movement. Ano? Eh, ang galaw ni Pacquiao, eh, pasusuno rin kanya sa galaw niya. Eh. Tapos, kayang-kaya niyong biglang magpreno, plant his feet, and then punch you out. Ano? Yun ang ganun si Pacquiao. Eh, counter-puncher ka. Nasa harap ka lang. Hindi ka makagalaw. Kaya ang ginawa ni Ugas, teka muna, palagay ko si Ugas, nabigla rin eh. Abay, nasa harap ko lang ah. Hindi na pala ako kailangan sumugod. Diba si Ugas, subusugod dyan? Hindi niya kailangan sumugod. Nakita niya, there's no need. I will just plant my feet, double jab, right straight. Ang ginawa niya is a template ng orthodox fighter eh. Di ba? Double jab, double left, right straight. Ganun lang ginawa niya. And then, of course, suntok sa bodega. Suntok sa bodega. Investment sa body punches. So, Ugas just stuck to his methodical template. Ano? At yung akala natin mag-pre-flowing na. But Ugas even finished strong. In my opinion, ha, yung mga last two rounds, lalo na yung last round, eh, he finished strong. Ano? At yun lang na sitwasyon dito. Pero to go 12 hard rounds at age 42 after 2 years of inactivity, not bad para sa akin. Nothing to be ashamed of for Manny Pacquiao. Yung mention mo nga, attorney, no, na parang nagulat din siguro si Ugas kasi pinag-uusapan natin dito before the fight, isa sa kanyang mga weaknesses is he fights on a straight line. So hindi na rin na-exploit ni Manny, di ba? He fights either just straight forward, kung mag-withdraw siya, he fights straight backward. So wala rin, hindi rin na-exploit ni Manny yun. Gawa ng, yun na nga, sinasabi niya na cramped na yung legs niya from round 2 onwards. And it's really one of those ano yun, attorney, kung if you had this for Pacquiao, it's one of those fights na again mahirap i-score kasi ito na naman yung ano eh, old age argument sa boxing na activity versus quality, no? Magtitingnan mo si Manny Pacquiao, 800 punches ang binitaw na suntok, tumama sa 130, si Ugas sa 400 ba, tapos sa 150 punches yung tumama. So kung ikaw yung judge, titingnan mo. Kasi the thing is, hindi naman lahat ng suntok niyan ay nakikita ng judges. Ang bilis na nangyayari sa ring, no? Eh, some judges would actually see the activity. So, it's one of those fights na it's tough to score, eh, no? Kasi titignan mo nga, nga yung punch output and then yung mga patama. Pero, let's go to the sinasabi natin kanina, attorney, na Father Time. Okay, once again, Father Time proved that he is undefeated, no? Personally ako nung before ng laban na to, lagi kong sinasabi yung Father Time kay Manny Pacquiao, yung Asian lumalabas sa kanyang punch output and sa kanyang stamina. Now, hindi ko masabi na ayun na nangyari kay Manny kasi obviously bumato ng 800 punches eh, no? And even though Ugas went to the body, he went until the final bell. Pero feeling ko, attorney, feeling ko other than the legs, yung Father Time dito eh nag-manifest sa kanyang reflexes. Nag-manifest sa kanyang reflexes na si Manny Pacquiao, somehow, some way, tinatamaan ng mga suntok na supposedly hindi siya dapat tatamaan in his younger years. Nakita mo kung paano siya jab-jabin sa mukha ni, ano, ni Ugas from round 2 onwards, ganun-ganun na lang. Now, sige, i-argue natin na the legs, you know, weren't functioning as they were supposed to be. Pero there are many ways to actually block a jab, to avoid the jab. Pwede ka gumalaw ng ulo, pwede mong itaas yung gloves mo. Marami pong paraan. Do you also feel that way na yung reflexes ng Manny Pacquiao? Kasi ako, yun yung biggest takeaway ko eh. Na parang ang dating sa akin, patay yung reflexes ng Manny Pacquiao heading, you know, in that fight. Well, kasama yun, ano? Kasama yun sa nag-manifest, ano? Nakita mo naman yung pinipilit naman mag-improvise ni Manny. Hindi niya maigalaw yung paa niya, tinatamaan siya. He tried to roll with the blow. Nakita mo, medyo niro-roll niya yung ulo niya para mag-slide lang yung kanyang yung kanan ni Ugas. Pero alam mo, hindi lang yung lack of reflexes eh. Yung style din ni Ugas eh. Yung haba ng kamay ni Ugas. Ano, kahit na mag-roll with the blow, itong si Manny Pacquiao, eh tatamaan pa rin siya sa haba. Sa haba talaga nung reach nitong si Yordenis Ugas, ano? At nakita mo si Manny Pacquiao, palibasa eh mahaba ang reach, naka-jab. Pag kumounter siya,
tip lang no glove ang papasok kay Ugas. Because number one, maganda depensa ni Ugas. Ah, angat yung dalawang kamay. Pangalawa, sabi ko nga, dahil ginab muna siya ni Ugas, dalawang mahabang left jab. Pag kumounter si Manny, at wala naman siyang paa para lumundag, di ba? Kapos. Yung counter niya, kapos. Kumbaga, nguso lang nung gloves ang tatama kay Ugas. Hindi mapuruhan ni Manny Pacquiao. Kasi nga, dati si Manny Pacquiao, palundag eh. Ha? Palundag, papasukin ka na. Laki ito may ginawa niya kay Thurman, ano? Sa ibang mga boksingero. Hindi niya magawa eh. Hindi niya magawa. Kasi sabi nga natin, yung hip power from which he generates the power of his punches, di ba? Eh, stuck like cement in the canvas eh. Ano? So, kumbaga, wrong time na pumalya yung mga reflexes and everything. Pero, yan ang pag-old age talaga. Pag-old age, sabi nga natin, yung gusto mong gawin, hindi agad sumusunod yung katawan. Unlike nung ikay bata pa, almost simultaneously, ito gusto ko, yan ang mangyayari. Ganyan, bata ka eh. Nagagawa mo. Ngayon, parang, teka, hindi yun ang gusto kong gawin eh. But, parang hindi nag-react yung katawan ko ng tama, hindi nag-coordinate ng tama yung aking katawan. Iyan ang reflexes na sinasabi natin. Ano? Iyan ang medyo, ika nga, your reflexes start to betray you. Iyan ang kasama yan. Yan ikasama. Package deal yan eh. Sa father time, kasama yan. Package deal yan. Pag dumating yung father time, kasama yan sa package. Iyan, reflexes slow down, you get hit. At nakita mo naman na may mga flurry si Manny. Ano? Pero palagay ko may mga judges na nakita. Na-block naman lahat ni Ugas halos eh. Tama. Na-block ni Ugas eh. From a stand, kung medyo mali ang position mo, ma-impress ka. Wow, ganda, bilis. Pero kung nakaposisyon ka sa kabila, makikita mo, Ugas was blocking the shots of Manny Pacquiao. Yung flourish niya, block po ni Ugas. At parang walang diin. Walang diin yung suntok. Kasi nga, walang leg power eh. Walang hip power eh. Si Manny Pacquiao, he cannot pivot well. He cannot move well. Doon ang generate yung power eh, ano? So, talagang a series of unfortunate circumstances, sabi nga natin, ang nangyari sa labang ito. Throughout the fight, hindi mo makikitang nabother si Ugas eh, no? Sa power ng Manny Pacquiao. Not once na nakita mo na parang nasaktan siya or naalog siya. Anong ginawa dito ni Ugas, attorney, na medyo na-surprise ka? Na hindi mo ini-expect from him in that fight? Hindi siya pumapasok yung straight line na sinasabi natin. Ano kasi si Ugas, usually po mga kaibigan, yan eh, kip-kip ang kamay, papasok sa'yo. Papasok sa'yo. So, in-expect natin ito, eksakto sa left straight ni Manny Pacquiao. Pero nakita natin, very disciplined si Ugas sa labang ito. Very disciplined. He was not taking any risks. In fact, stick siya sa kanyang methodical Cuban style of boxing eh. Napansin ni Ugas, hindi ako kailangan pumasok. May mga instances na parang ginugoat siya ni Manny Pacquiao. Laga, pasok ka. Ha? Hindi siya kumakagat. Sabi niya, hindi ko kailangan pumasok. Mahuhuli mo pa ako eh. Ha? Hindi ako papasok dahil naaabot naman kita. So, nakita mo yung discipline. Ha? In fact, doon sa last round, parang doon lang siya naging ultra-aggressive eh, yung last round. Siguro he just wanted to finish strong and secure a decision, ano? Ayaw niyang doon pa siya madali. Pero nakita mo, all throughout, very, very disciplined. May mga okasyon na feeling ko, pwede pa nga siyang bumuhos na mas maraming suntok eh. Ano? Pero hindi niya ginawa ito. Ah? Hindi niya ginawa. Not out of respect. Siguro may respeto rin siya kay Manny. Pero alam mo yung discipline niya. Yung discipline niya. Sabi niya, ito ang turo ng trainer ko. Jab straight lang. Sinunod ko. There was no need. Hindi niya nakita yung ano eh, yung result para mag-experiment. Ah, Manny Pacquiao did not present him with any opportunities to represent to improvise and go out of my fight plan. Wala eh, tama na yung ginagawa ko eh. Tinatamaan ko siya eh. Bakit ako magi-stray sa aking fight plan? So, I will just follow this to the letter. Okay. Attorney, how do you think Yordenis Ugas would fare against some of the top welterweights in the division? Well, alam mo, pagkatapos nito, hindi natin pwedeng itanggi, mataas ang level ng kumpiyansa ni Yordenis Ugas para sa akin. Medyo iba yung kanyang bilib sa kanyang sarili. Sinabi ni Errol Spence Jr., gusto kong makalaban si Yordenis Ugas dahil sabi nga niya, di ba, lalaban ako kung sino man nanalo kay Pacquiao at saka kay
Ugas, magandang laban din 'yon. Magandang laban din 'yon, ano, dahil kaliwete si Spence eh maganda yung counter right ni Ugas eh, no? Pero sabi natin, kung excitement ang hanap ninyo, eh maring hindi niyo magustuhan si Yordenis Ugas. Kasi nga pa-counter-counter lang ang kanyang style eh. Eh di pag naglaban pa, yan, tsaka si Crawford, ano, di maghihintayan yan. Parang maghihintayan yan, ano? So, kaya kita mo yung Sean Porter, maganda eh. Kasi sumabay yung Sean Porter, pumasok. Ano? But he belongs at least in the top 5 welterweights right now. Hindi natin pwedeng itanggi yan. At gusto natin makita siya sa kanyang susunod na laban. We want to see the improvement in the confidence of Yordenis Ugas. Sabi ko nga, di ba, from being Yordenis, he is now your man. Well, he definitely belongs to the top 5 division now. No? And attorney, binanggit mo si Errol Spence Jr. You know, I really feel na kung natuloy yung laban ng Errol Spence Jr. na yon, and Manny Pacquiao performed the way he performed against Yordenis Ugas, I really think that he is not going to make it to the final bell. I really think that he is going to be stopped. No, we were talking about that fight before. Nasabi natin, very winnable siya. But after seeing that performance, I don't think so. I really think that Manny Pacquiao could have gotten hurt real bad dun sa laban na yon if it was Errol Spence Jr. in there. No, do you actually feel the same? Well, unfortunately, it will remain a figment of our imagination. Ika nga, magiging what if, what could have been. Kung hindi umatras si Errol Spence, maaaring ganyan ang senaryo. Maaari namang opposite ang senaryo sapagkat alam natin, ibang boksingero naman si Errol Spence kumpara kay Ugas. Si Spence yung tipong mag-i-stray sa fight plan. Ha? Siya yung tipong will take risks offensively. Ano? He will take risks offensively. Tingin ko kasi mas disiplinado yung Ugas eh okay. Kumpara kay Spence. Eh. Si Spence bukang magdi-debate at pwedeng matsambahan ni Manny Pacquiao. But we will never know. No? We will never know. People are actually having that sentiment na parang sinasabi pa nga nila, JM, mabuti pala umatras si Spence. Dahil kung nagkataon, eh, baka mas malala pa ang ending para kay Manny Pacquiao. No? But we will never know. We will never know. That is something that will be debated upon, you know, several years from now, even sapagkat umatras eh. Eh, the bottom line is, ang sagot naman ng mga Pacquiao fans, eh, umatras ka eh. Umatras ka, Errol eh. Hindi ka tumuloy eh. Sana nalaman mo kung talagang kaya mo, di ba? Yeah, it will really be talked about for years to come. Isipin mong attorney, to this day eh, pinagtatalunan pa rin kung sino ba talaga nanalo kay Marvin Hagler at Sugar Ray Leonard. So, ito pa. Kaya siguro, I think, at least to me din, no, ang tinitingnan ko lang kung bakit I came to that conclusion is because yung punch output ng Errol Spence, definitely, mas yung volume niya, mas madami yes, sa Ugas. And of course, hits harder than Ugas. And I think that's fair to say naman. No? Sige, attorney, couple of questions na lang regarding this, to wrap this up, yung laban ni Manny. Okay, retirement looms for Manny Pacquiao. Do you think he should call it a day? Do you think he should hang his gloves now? Or continue fighting? Personally lang, just my personal opinion. Although Manny Pacquiao will be the one to decide. Para sa akin, tama na. Sapagkat sobrang honor na ang ibinigay niya sa ating bansa. Eh, people are saying, hindi, labanan niya ulit si Ugas. What for? Why would you like to be mired in a rivalry with a fighter like Ugas? No offense kay Ugas. Mm-hmm. Pero alam natin, a younger Pacquiao would have cannibalized him alive. Ano? Yes, true. What's the point? Kung ito'y let's say Errol Spence Pacquiao at naging dikitang decision. Yes, go for another rematch. Kasi great fight eh. Classic eh. Parehong superstar. Hindi eh. Wala nang point. And people are saying, hindi eh, sir, yung pinakita ni Manny Pacquiao, kung medyo mababang boksingero lang, hindi kilalang boksingero, mas mababa ang skill, malamang ginulpi ni Manny Pacquiao. Di ba? Again, we go back to the premise. What's the point? Pacquiao can beat up yung mga bata, bagitong boksingero ngayon sa welterweight division. But what's the reason? What's the purpose? He is an elite fighter. You only fight the elite fighter. Di ba? Yung skills, medyo hirap na sa elite fighter. At para sa akin, wala namang champion forever. Alam mo tayong mga boxing fans, sabi ko nga, masyado tayong spoiled kay Manny Pacquiao eh. There is no reason for Manny Pacquiao to apologize. Nag-apologize pa sa atin si Manny Pacquiao. Sabi ko,
tayo dapat ang mag-apologize sapagkat napaka-spoiled. In-spoiled tayo ni Manny Pacquiao. Diba pag sinabi natin, Manny, labanan mo to. Okay, labanan ako. Manny, labanan mo rin yun. Okay, labanan ko rin yun. Okay, labanan ko rin. Diba, I mean, binigyan niya lahat eh. Nakalimutan natin na nagkakaedad na si Manny and it's time for him to find life after boxing. And there is life. There is life after boxing. Itong ending na ito, 12-round decision loss, a hard decision loss kontra kay Ugas, okay na sa aking ending ito eh. Sapagkat, tinan mo yung Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, De La Hoya, eh lahat bugbog sarado eh. Lahat binilangan eh. Noong either binilangan or umayaw. Di ba? Ito yung, he was on his own feet. He was moving well after the fight. Tama na sa akin yon. Yung 8 world titles, wala na makakapantay doon. People are saying, hindi, gusto namin isa pa, farewell fight sa Pilipinas to for, ika nga, farewell tribute para sa kanya. What for? Pumunta ka na lang sa YouTube. You want the legacy of Manny Pacquiao? Tune into YouTube. Tingnan po ninyo yung mga highlight reels ni Manny Pacquiao. Doon lang, captured mo na ang legacy ni Manny Pacquiao. So para sa akin, personally, para sa akin, although hindi ako magtataka kung magbago ang sentimiento ng Team Pacquiao at sabihin, isa pa. Hindi ba? Ganyan ang mga boksingero eh. Yes, I'm retired. After 3 days, iba na. Iisipin, hindi, nadali lang ako, off night lang ako noon. I will fight again, 'di ba? But you know, nobody's a champion forever. And saludo tayo sa ginawa ni Manny Pacquiao. Mabigat na eh. Mabigat yung kanyang ginawa. 8 world titles. And when I assess the legacy of Manny Pacquiao, nobody will remember Ugas. JM, wala makakaalala. Ang maaalala natin when we appraise the career of Manny Pacquiao, we will remember Barrera, Morales, De La Hoya, Marquez, that unbelievable rivalry, hindi ba? Margarito, that gave him an 8 world title. Ano? Ito ang maaalala natin. Hindi natin maaalala yung Ugas. Ano? For me, that is just a footnote in the historic career of Manny Pacquiao. That is not the highlight. Yes, I mean, definitely, attorney, kung titingnan naman natin ang history ng boxing, no? History has always been kind to its boxers, no? And the way the story is told, you know, Roberto Duran, hindi naman natin yan inaalala dahil umayaw siya kay Sugar Ray Leonard nung pangalawang laban, no? Hindi natin inaalala si Muhammad Ali na he kept fighting even though meron na siyang signs of Parkinson's disease. Yes. Pero siguro na lang, attorney, ang pinupunto na lang din siguro ng mga tao dito, for the likes of Manny Pacquiao, why go out on a loose? Why settle there sa tingin mo na okay na yan kahit galing ka sa talo? Because a lot of people wants to see him go out on a winning note. Ang naalala ko dito, attorney, doon sa binanggit mo na yan, si ano, Julio Cesar Chavez, di ba? Nag-farewell fight na yun eh, nanalo na. Tapos, ewan ko ba, for some reason, lumaro ulit, ayun, na ano pa, nadali pa, na ano pa siya. Nakailangan niya, nakailang farewell tour siya si Julio Cesar Chavez. Oo, naalala ko yung laban niya kay Ivan Robinson, no? African-American hata siya. I'm not really sure, but he's a less known opponent. Makita mo yung laban na yun, nagte-thank you na yung mga fans, hinahalika na siya ni Robinson, no? Kasi farewell fight na nga supposedly. And then, after that, later that year, meron pa, umisa pa, nangyari, ayun, natalo na naman siya. But for the likes of Manny Pacquiao, kasi ito, sabi mo nga, pwede magbago ihip ng hangin. Eh, hindi na ako magtataka kung ito lalaban pa. Honestly, I feel like lalaban pa si Manny Pacquiao, but we'll never know. Isa sa mga tinitignan ko dito, he can still be very competitive kasi he is not really a natural 147-pound fighter. So if he wants to go to the light welterweight division, he can compete there. Or maybe, yun nga, just get a win, maybe a 10-rounder, a farewell fight. Yun lang tanong ko dito, attorney. Why not go on a winning note instead of this one? Because you just cited the case of Julio Cesar Chavez. Ang sabi niya, final na. Pagkatapos, nanalo, isa pa. Tapos, isa pa. Because before you know it, you're already suffering from the one fight too many syndrome. Okay. Ilan si Pacquiao? 70 fights, 25 years, 42. Ano?
Kaya ayaw na natin sapagkat hindi na matatapos ito eh. Pag itinanalo na naman ng maganda, ha, eh magkakaroon na naman ng false sense of confidence. Isa pa, isa pa, isa pa. Hanggang sa si mabugbog. Hanggang sa si mabugbog, ay yun ang ayaw nating makita. Ayaw natin nung naging ending ni De La Hoya, ni Mike Tyson. Yung sinasabi ni Mike Tyson nung siya nabugbog, di ba? Yung sasabihin niyang, I don't want to fight because I'm already embarrassing boxing. Ayaw ko nung ganun eh. Ayaw ko nung ganun na parang pinapahiya na niya ang boxing. Ganun ang dating eh, kay Mike Tyson eh. Ayaw natin dumating sa ganun. Ano, sapagkat napakaganda nung kanyang legacy. At sabi ko nga, kahit pa ituloy niya, wala naman siyang patutunayan. Lahat ng malalaking bayad, nakuha na niya. Ano pa ba ang dapat i-accomplish? Yung farewell fight para sa fans yan eh. Do something naman for you. Para sa sarili mo. Hindi ba? Para naman sa'yo. Look out naman for yourself. For your health, for your family, and for the years ahead. Hindi ba? So, yung farewell fight, that's for the fans saying thank you. But I can always say, Manny, okay na kami. YouTube, quota yes. na kami sa legacy mo. Okay na. Ikaw na. Do it. This time, do it for yourself. Tama na. You have given us so much. Stop pampering us.